keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Hi guys! Welcome back to my Marley Biblical Tips channel. Kumusta na po kayo dyan? Nawa po ay nasa mabuti kayo kalagayan sa mga oras na ito. So ngayon po guys, ang ibabahagi ko sa inyo sa videong ito ay yung pagpapatuloy pa rin natin sa ating pong mga nasimulan nung mga nakaraan patungkol po sa iba't ibang dahilan bakit dapat tayong maging masaya kahit sa gitna ng pagsubok. So, ang pinag-uusapan po natin dito guys ay yung iba't ibang mga dahilan kung bakit dapat at pwede tayong maging masaya kahit sa gitna ng pagsubok. So, dito guys, kaya ko po ito binabahagi sa inyo para makita pa rin natin yung mga dahilan kung bakit dapat at pwede pa rin tayong maging masaya kahit sa gitna ng pagsubok. Para hindi lang yung mga negatibong bagay o pangyayari na nagaganap sa buhay natin ang nakikita natin, di ba? So, hindi lang yung mga hindi ka nais-nais, hindi ka aya-aya na mga pangyayari sa buhay natin ang makikita natin, kundi makita rin po natin dito guys yung mga magaganda rin bagay, mabubuting mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin para maging daan at para maging dahilan na maging masaya tayo sa ating mga buhay. Kagaya nga po nang nabanggit ko nung nakaraan na kung mayroon ka mang 500 na dahilan para magreklamo sa buhay, mayroon kang 1,000 dahilan para magpasalamat ka sa buhay, magpasalamat ka sa Diyos, dahil mas marami pa rin mga mabubuting bagay ang ginawa ng Diyos sa buhay natin kaysa mga bagay na hindi kaya-aya, di ba? Kaya dapat dito guys, matutunan talaga natin paano natin tanggapin pareho na walang nababago sa mga sa damdamin natin, walang nababago sa reaksyon natin patungkol sa Diyos. Walang nababago yung ating pagtingin sa Diyos kahit sa mga sitwasyon na hindi kaya-aya o hindi ka nais-nais na nagaganap sa buhay po natin. So dapat parehan natin silang tinitingnan na may positibong pag-iisip, positibong damdamin, positibong kaisipan, yan, tanggapin natin ng pareho yung hindi kaya-aya at kaaya-ayang pangyayari sa buhay po natin para ma-appreciate natin talaga ang mga ginawa ng Diyos sa buhay po natin, mapamalaki man o mapaliit na bagay ay talagang matutunan natin i-appreciate ang Diyos sa buhay po natin. Yes. So, ngayon po guys, ay magpo-proceed tayo doon sa pang-apat na dahilan kung bakit dapat tayong maging masaya kahit sa gitna ng pagsubok. At ang pang-apat na ito guys, tandaan niyo po ito, na you must be happy for God's promise to supply all your needs. Sabi po doon sa Philippians chapter 4, verse 19. Ganito po ang sabi sa Philippians chapter 4, verse 19. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam niyo po guys, itong magandang pangako na ito ng Diyos sa Philippians chapter 4 verse 19 na ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay ay naibigay na po ito ng Diyos guys. Para po sa kaalaman po nating lahat, naibigay na po ng Diyos ito bago pa po tayo isinilang sa mundong ito. Kung naalala niyo po guys na nabanggit ko sa inyo na bago po nilikha ng Diyos si Adan, bago nilikha ng Diyos ang tao sa mundong ito, ang kauna-unahang tao ay nilikha muna ng Diyos ang lahat-lahat ng kailangan ng tao. Nilikha ng Diyos ang buwan, ang araw, ang mga bituin na magbibigay liwanag sa gabi, di ba? Ang araw, ang tubig, ang lahat ng klase ng hayop,
ang iba't ibang klase ng halaman, ng puno, na kung saan po guys, ay yun po yung pag-source or pagkukuhanan ng lahat ng pangangailangan ng tao. So nandiyan na nga eh, sa palipaligid lang nga po natin, makikita na po natin ang lahat ng pangangailangan sa buhay. Ang gagawin na lamang po natin guys, ay gamitin mo yung kamay mo. Gamitin mo yung kamay mo na binigay ng Diyos, ang lakas mo na ibinigay ng Diyos sa atin para ma-meet natin yung ating mga pangangailangan sa buhay. Kasi tulad nga po ng nabanggit ko po sa inyo guys nung nakaraan sa mga nauna nating video na although ang Diyos po nangangako sa atin na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan at ito naman pangako niyang ito sa Filipos chapter 4 verse 19 na ibibigay niya, isusupply niya ang lahat ng pangangailangan natin ay yung wala na tayong gagawin sa buhay. Yung tutunganga na lang tayo at mag-aantay na lang tayo, yung tipong nganganga na lang tayo, ganun? Ganun ba yun? Ganun ba yung pagkakaintindi natin guys dito sa mga pangakong ito na hindi kita iiwan, ipababayaan at isusupply ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin? Ano po bang pagkakaunawa natin yung tutunganga na lang tayo or nganganga na lang tayo para isubo sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan sa buhay? Hindi po ganun guys. Sa totoo lang, ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay na ibigay na. Matagal na. Nasa iyo na nga eh. Lahat ng kailangan mo sa buhay, binigay na nga sa iyo ng Diyos. Gawin mo na lang yung party mo. Gawin mo na yung part mo para ma-meet mo yung mga pangangailangan mo sa buhay. Lupa na kailangan mo. Maraming lupa dyan na mapagtataniman, di ba? Para mabuhay ka, para ma-meet mo yung kailangan mo sa buhay, di ba? Yes. So, lupa, may lupa na, halaman, may halaman. Kung problema mo yung mga binhi, ang dami pong pwedeng mapagkukuhanan dyan na mga binhi, na mga pananim, na kung saan ay ma-meet natin yung mga kailangan natin sa buhay. Di ba? Andiyan na yung tubig. Andiyan na yung araw, ano pa ba ang kailangan mo? Andiyan na yung lakas mo. Andiyan na yung matinong pag-iisip mo, 'di ba? Andiyan yun yung kumpletong bahagi ng katawan mo. So ano pa ba ang kailangan mo? Ano pa bang gusto mo, 'di ba? Sa Diyos. Ibig sabihin po dito, guys, na ibigay na ng Diyos ang lahat, na i-supply na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Na i-supply na ng Diyos ang kailangan ng lahat ng tao. Ang kulang na lang po guys ay yung gagawin natin, yung party natin para ma-meet natin yung ating mga kailangan sa buhay. Yeah! Hindi po yung mag-aantay na lang tayo, nang susubuan na lang tayo ng Diyos. Hindi po ganon. So gamitin mo yung lahat na ibinigay sa iyo ng Diyos para ma-meet po natin ang lahat ng ating mga kailangan sa buhay. So, gamitin mo yung lakas mo, gamitin mo yung talento mo, gamitin mo yung kakayahan mo na ibinigay ng Diyos sa iyo, gamitin mo yung abilidad mo na binigay sa iyo ng Diyos para ma-meet po natin yung ating mga pangangailangan sa buhay. Ayan po yung ibig sabihin dito, guys. Hindi yung pinangako ng Diyos na isusupply niya ang lahat ng ating pangangailangan, yung babagsak na lang mula sa langit sa ating harapan yung mga pangangailangan natin sa buhay. Uulitin ko po guys, yung sinabi ko sa inyo nung nakaraan, hindi tayo tinuturuan ng Diyos na maging tamad dito. Tinuturuan tayo ng Diyos dito na gawin yung ating parte para makakain tayo, para may daramtin tayo, para may maiinom tayo, para may ma-meet natin ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Yan po yan, dapat nating maintindihan sa ating mga sarili, maintindihan natin sa ating mga buhay na gamitin na lamang natin. Yun na lang ang kulang eh, kasi binigay na ng Diyos ang lahat. Kulang na lang yung gumawa tayo, kumilos tayo. Huwag na nating antayin na subuan pa tayo ng Diyos, 'di ba? Ano tayo, inutil? Hindi naman, 'di ba? Hindi naman tayo ginawang inutil ng Diyos para subuan na lang tayo ng Diyos, 'di ba? Para ibigay na lang ng Diyos yung kailangan natin sa buhay. Yung nga pong mga may mga
may mga kapansanan ng katawan eh nagsisikap sa buhay, 'di ba? Tayo pa kaya na kumpleto yung bawat bahagi ng ating katawan ang hindi tayo maging magsikap, hindi magsipag, 'di ba? Yung ang putol ang kamay, putol ang dalawang paa, 'di ba? Nagsusumikap sa buhay para mabuhay, para ma-meet ang kailangan niya sa buhay, para hindi siya maging pabigat sa kanyang buhay, 'di ba? Nakakita na po ba kayo na putol ang parehas na kamay? Mayroon ba din po ba kayo nakita ng putol ang dalawang hita, dalawang paa? Pero nakikita mong nagsusumikap sila para mabuhay at hindi sila pabigat sa iba. 'Di ba? Hindi sila pabigat sa kanilang mga kamag-anak. So nakikita natin 'yan sa Facebook, na panood ko po 'yun. 'Di ba? At marami po tayong mga nakikita may mga pinsala na hindi sila naging pabigat sa iba, lalo na sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga kamag-anak, kasi nagsusumikap sila sa kanilang mga sarili. E tayo pa po kaya ang hindi magsumikap na mayroon tayong kumpletong parte ng ating mga katawan, 'di ba? Hindi ba tayo mahihiya noon sa mga may kapansanan? 'Di po ba, guys? So ito po yung dapat nating maintindihan. Hindi porke pinangako ng Diyos na susupply niya ang lahat ng ating pangangailangan ay wala na tayong gagawin sa buhay. Kaya sinabi po dito yung pang-apat na dahilan kung bakit tayo maging masaya. Dapat tayo maging masaya kasi you must be happy kasi naibigay na ng Diyos yung ang ating mga pangangailangan. Mayroon ka na, oh. Mayroon ka ng kamay na magagamit mo sa paggawa, magagamit mo sa paghahanap buhay, magagamit mo sa pagtatanim, 'di ba? Magagamit mo sa lahat ng mabubuting gawain. Naibigay na, kaya dapat kang maging masaya. Dapat tayong maging masaya kahit sa gitna ng pagsubok kasi naisusupply na ng Diyos sa atin, naibigay na ng Diyos sa atin yung ating mga pangangailangan sa buhay. Yes. Gawin mo na lang yung parte mo para mabuhay ka, para makasurvive ka sa buhay.